Siyempre, hindi mawawala ang brush para maayos yung buhok. Joke lang. Wonderful day mga Blans, and welcome sa isa na namang araw ng pagbablog tungkol sa mga halaman. And for this day, ang ating ibablog ay tungkol sa mga snake plants. Tayo ngayon ay nasa Plantatay Edition. Kaya ako naisip gawin tong vlog na to kasi medyo sikat ngayon si snake plant. Ano medyo, pero sikat na sikat ngayon si snake plant bilang isang indoor plant na nagpo-produce ng magandang hangin at kinakalaban daw ng snake plants yung mga toxins na possible na nasa loob ng bahay natin. According yan sa NASA. So, isa si snake plant sa magandang ilagay sa loob ng bahay. Ngayon kung makikita nyo, marami akong snake plant dito. Ito may matangkad. Dito nasa tubig pa. Ayan. So, ngayon papakita ko kung paano pinopropagate ang isang snake plant. But before I start, for those who haven't watched my vlog nung nakaraan, kung saan makakabili ng mga murang halaman, please see the videos below. So, hindi pa nagsasubscribe to channel ko, please do subscribe to my channel and click the notification bells for the updates on my upcoming videos. And maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng video ko at maraming salamat sa mga nagsubscribe. At salamat sa mga nagko-comment. Yung mga nagko-comment, sinasagot ko naman sila. Merong nagtanong ano daw yung sikreto ng fair glowing skin. So, next time. Kaya magsimula na tayo. Ano ba yung mga kailangan natin? Siyempre, kailangan mo ng snake plant. Yan. Kung wala kang mga snake plant, may mga binibenta online. Mura na siya. Parang nasa 100 to 300. Actually, me, as low as 50 pesos sa online, pero hindi pa siya nakatanim. Sa totoo lang, napakadaling paramihin at ipropagate ng snake plant. Kailangan natin ng scissors. Kailangan natin ng pangkuhan ng lupa. Kailangan natin ng lupa. Kailangan din natin ng container na pwedeng lagyan ng tubig. Siyempre, kailangan din natin ng pots. Mga pots. Siyempre, hindi mawawala ang brush para maayos yung buhok. Joke lang. Sisimulan na natin ang pagpo-propagate ng ating snake plant. So, baba ko muna itong malaki. Ito, binili ko to snake plant na to sa Cubao for 100 pesos lang. Ayan. Very healthy na siya ngayon. Nalipat ko na siya. At the same time, meron din akong binili sa Cubao. Ito, mga ano siya, may ugat naman siya, pero ayan, ayan siya oh. May mga ugat siya, pero ilalagay ko muna siya sa tubig para lumabas yung maliliit na ugat. Yun yung itatanim natin. Pero pwede na natin itong i-transfer ngayon kasi maganda naman na siya. Ayan, dalawa sila. And this snake plant sa Cubao is just 100 pesos. Hindi siya mahal, mura lang siya. 100 lang siya. Pati ito, 100 yan. 100 per ganito. Itong isa feeling ko, madali itong magkakaroon ng mga ugat. Kasi tignan nyo, meron na siyang mga ugat-ugat talaga. Very healthy naman siya. Paano ba mag-propagate? Actually, there are two ways to propagate ng snake plant. Una, pwede kang mag-propagate through water. Kalimutan ko yung tawag pag pinapropagate sa water. Pero pwede kang mag-propagate sa water. And pwede ka rin mag-propagate sa lupa. Pero this, itong plant na to, nagkaugat na to, bago ko siya i-transfer dito sa pot ko. Ngayon, ganito yung gagawin natin. Kailangan, dinidisinfect muna. Oo, parang pag nag-o-opera ka din, dapat malinis yung pang-opera mong tools. Napansin nyo, medyo maulan ngayon, no? Medyo marunig yung patak ng ulan. Medyo magandang mag-transfer ng halaman kasi hindi masyadong init. Pero huwag niyo rin masyadong babasain yan, snake plant. Kasi ang snake plant, madaling magkaroon ng root rot pag masyadong nabasa. Mamaya, sasabihin ko kung paano siya i-water para malaman natin yung proper watering ng snake plant. So, mga ipopropagate natin na dahon ng snake plant, siguro pipili tayo ng healthy na dahon. No? Hindi basta-basta kahit anong dahon. Tulad nito, halimbawa, ma-yellow na siya. I don't think na magkakaroon ba ito ng ugat. I don't think na magsusurvive ba ito. Pero na-try pa din natin. I-update ko kayo kung magsusurvive siya.
mas preferred ko yung mga ganito, yung medyo matanda na, lalo na pag medyo pangit na yung pag yung mga dahon niya. Maganda to, patubuan natin ng panibagong ugat, so ipopropagate natin. Kasi ito actually, itong pangit, itong medyo pangit ng mga dahon na to, tinanim ko to, papatay na, malapit na siyang mamatay. So ngayon, ginawa ko, tinanim ko sa lupa, meron na siyang bagong usbong, maliit. Mamaya papakita ko sa inyo. Halimbawa ito, kinat ko to, tinan yung pagkakakat, pabi. Kinat ko ito, kinat ko siya from here, ayan o, dito siya talaga galing. Kinat ko na siya, pero yung medyo siguro mga 2 inch yung tinanggal ko na sira, kasi nabulok na siya, parang nabugbog siguro yung dahon. Kaya tinanggal ko na siya, pinapragit ko na siya. Actually ito, pwede mo pang gawin dalawa to. Parang ginawa ko dito, ayan, kinat ko siya pero maliit. Ito nakatanim na to for almost 3 to 4 weeks na ata siyang nilagay ko sa lupa. Ayan, so paano ba mag-cut? Kupitin mo lang siya. Ayan, dinupit ko lang siya ng ganyan. Tapos ito, pwede mo na itong ilagay sa water or pwede mong ilagay sa lupa. Guys, ganito. Pag nilagay siya sa water, huwag niyong masyadong tataasan yung tubig. Yung 1 to 2 inch lang yung nakalubog sa dahon pag sa water propagation. Kasi ako, sa tingin ko, ang dami ko nang ginawang mga dahon sa tubig. Pag medyo madami yung tubig, nalulunod, nabubulok yung buong dahon. Tulad nito. Yung dalawa ko to, medyo nabubulok na siya. So, hindi pa siya nag-ugat. Ta-transfer ko ngayon to sa lupa. Baka mas maging effective pa na magkaroon siya ng panibagong buhay. Tatanggalin ko siya sa tubig. Pero ito, pag nakita niya, pwede pa itong pagdalawahin actually. Ayan, pagdadalawahin natin yan. Yung pag-cut nito, ang ginagawa ko, pabi. Pabaliktad. Yan, ganito. Pag nakita niyo, ayan, pabi siya. Pati itong cut na to, pabi. Para magandang tignan, ilalagay ko siya sa lupa na lang pareho kasi maiksi na siya. Para sa akin, pag medyo mas maiksi na yung cut niya ng dahon, mas maganda siyang ipropagate sa lupa na. Kailangan nasa shaded area para daw hindi masunog yung halaman. Naggawa ako ng medyo experiment lang naman. Ito kasi before, etong nasa lupa na to, nag-cut ako ng gantong kalaki, nilagay ko sa ilalim ng grotto na walang araw, pero bright naman yung area, very bright yung area, nabulok yung dahon. Oo. Although, moist lang yung lupa niya, pero nabulok pa rin yung dahon. Eto, hindi ko pa ito inaangat. Nilabas ko ito, nag-cut ako ng panibago, nilagay ko sa lupa. Siguro mga 3 to 4 weeks na tunakan dito. Nabulok lang ng konti yung taas. Ayan, ito. Nabulok ng konti. Pero hindi ko pa naangat. Ngayon, titignan natin kung nag-ugat. Sana may ugat na. Tignan natin, no? Ito wala pa, wala pa siyang ugat. Wala pa siyang ugat. Wala. Wala. Ay, meron! Ayan, itong isa, pwede ko na sigurong i-transfer sa lupa na mas magandang pot. May ugat na siya, ayan o. Oh. Ayan. Meron na siyang ugat. So, pwede na natin siyang i-transfer. Kasi, sa totoo lang, yung mga plants pala, kahit pag binaprobate, except sa cactus and sa kalensa, pero for a snake plant to have roots faster during propagation, maganda yung naaarawan sila. Kasi ito nilagay ko sa direct sunlight, ha. So, walang cover. Ayan, may ugat na siya, isa. Ang bilis yung nagka-ugat. Siguro, kailangan talaga nila nun, kailangan nila yung sunlight para magkaroon sila ng mabilis na ugat. O, hindi ko alam, pero for me, yung nakaraan kasi nilubog ko dito nang nandun lang sa lilim, nasa shaded area, nabulok talaga. Ito ang galay nagka-ugat. Siguro ito ibabalik ko to. Babalik ko to dun sa lupa. By the way, yung lupang ginagamit ko, combination siya ng rice hull na merong loam soil. Tapos nilagyan ko yung pumice. Kasi dapat daw, moist lang siya, pero hindi nagsustain ng matagal yung tubig sa lupa. So nilagyan ko siya ng pumice para madali siyang mag-flow yung water. Kumbaga mamasa-masa lang siya para hindi nabubulok. Okay? So ngayon, itatransfer na natin yung mga ginupit nating bago. Coffee pala tayo. What's going on there? Maulan kasi kaya ako nagpo-coffee.
medyo nga palang pat, pato ng orchid. Pato siya ng orchid. May maraming butas para mas madali din siyang mag-grow. Kukuha tayo ng loam. Lalagyan ko siya ng masitera. Meron siyang coconut peat. O, pag nakikita nyo ito, meron siyang coconut peat. Yung sa, parang doon yung sa niyog, yung bunot ng niyog. Yung bunot ng niyog. Ito yun. Ayan. Wala lang. Tutusok mo lang. Madali lang siya. Tutusok mo lang yung edge niya dito sa lupa. Itong isang wala pang ugat, tutusok ko ulit siya. Nakapakalit ang corona sa ugat. Sa pagpapropagate pala sa soil ng snake plant, siguraduhin nyo na hindi basang-basa o hindi overflow or nalulunod yung lupang gagamitin nyo. Tulad nito halimbawa, medyo moist pa yung ginamit kong soil dito. Hindi ko muna siya didiligan. However, dapat i-keep yung moisture ng soil niya. Gamitin mo lang ng mist na ano, na pang spray, na pang tubig. Or ako, minsan, yung cup noodles, no? Yung gilid lang. Hindi ko binabasa yung mismong dahon. Kasi, dun sa nabasa ko, pag nag-water ka talaga ng snake plant, kahit yung mga nakatanim na sa lupa, maganda, huwag mong babasahin yung mismong dahon. I-water mo lang yung snake plant sa paligid. Hanggang baba. Pero wag na wag yung sa gitna mismo ng dahon kasi yun yung nagko-cause para magkaroon ng rotting yung snake plant mo na pwede ikamatay ng snake plant. Yan. So, ito yung sa soil propagation. Yan, nilagay ko na siya. Yan. And then, yung mga cuttings naman na kinat ko lang kanina, nilagay ko dito. Kahit anong container na pwede malagyan. Ayan, ito, nilagyan ko dito. Wala pa rin siyang ugat. Ito. Wala pa silang ugat. Wala pang ugat, hindi pa nagkaka-ugat. Wala pa din. Parang wala pa yata itong 2 weeks na nakababad sa tubig. So, sana magka-ugat na sila. So, yun lang. Ganun na siya kasimple. Ganun lang kasimple mag-propagate ng snake plant. Pwede sa soil, pwede rin sa water. Siguro, it takes at least 3 weeks bago magkaroon ng ugat yung snake plant. Ang difference lang pala ng soil propagation saka ng water propagation. Sa water propagation kasi, makikita mo na agad kung may ugat siya o wala. Diba? Kahit gano'ng katagal yan, makikita mo kung may lumalabas na ugat dyan. Dito naman sa soil propagation, hindi mo malalaman kung may ugat na siya. Pero malalaman mo naman na buhay pa yung halaman mo kasi hindi pa siya brown, hindi pa siya soggy, hindi pa siya parang jelly-jelly. So, ayun. Yun lang yung 2 ways ng pagpo-propagate ng snake plant. So, I hope you learned something from this mini vlog na ginawa ko on how to propagate and how to take care of your snake plant. Again, thank you very much for tuning in, mga Blans, and hope to see you again in my next vlog. Na-try ko mag-vlog about aglaw ni Ma saka ng fossils. Medyo gusto ko din yun eh, aglaw ni Ma, yung red, yung gilid, saka yung golden fossils. Kung meron kayo mga comments and suggestions and gustong itanong or may gusto kayong i-vlog ko about anything under the sun, just comment down below or PM me, no? PM is the key. So thank you again, mga Blans, and thank you for tuning in sa aking mini vlog on how to propagate and take care of your snake plant. Have a wonderful day. Bye-bye!